sa buhay mo ngayon, paano ka nagiging instrumento ng Panginoon sa pagpapalaganap ng mabuting balita? Magandang araw ng Lunes, Kapanalig. 18 ngayon ng Oktubre, Kapestahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita. Siya ang may akda ng 2 mahalagang aklat sa Biblia. Ang Ebanghelyong nakapangalan sa kanya at mga gawa ng mga apostol. Ayon sa tradisyon, isa siyang manggagamot. At mayroon din nagsasabing isa siyang pintor. Hindi lang siya nagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng pagsusulat, kundi naglakbay din siya kasama ni San Pablo Apostol para magmisyon. Pasalamatan natin ang Diyos kay San Lucas at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin nating maging tagapagpalaganap din tayo ng mabuting balita anuman ang estado natin sa buhay. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa paginilay ng mabuting balita ngayon. Humirang ang Panginoon ng iba pang 72 at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas, at huwag ninyong batiin ang sinuman sa daan. Saan mang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo, mapasatahanang ito ang kapayapaan. Kung mapayapang tao ang naroon, sasakanya ang inyong kapayapaan. At kung hindi, magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na yun kayo manatili. Kumain kayo at uminom na kasalo nila sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapalit-palit ng bahay. Saan mang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin din ninyo ang mga may sakit doon at sabihin ninyo sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapagpalang araw po mga kapanalig. Ako po si Sister Divinia de Claro ng Daughters of St. Paul. Narinig natin sa mabuting balita na tinawag ni Jesus ang mga disipulo. Nagbigay siya sa kanila ng tagubilin. Pagalingin ang mga may sakit at sabihin sa kanila, nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Sa panahong ito ng matinding pagsubok, isang napakagandang balita ito para sa ating lahat. Pero, nasaan nga ba ang kaharian ng Diyos? Mga kapanalig, kung saan may pagmamahal sa gitna ng kasakiman, kung saan may kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at karasan, kung saan may liwanag sa gitna ng kadiliman, kung saan may pagpapatawad sa mga nagkasala, naroon ang kaharian ng Diyos. At sino man ang pinagmumula ng pagmamahal, ng kapayapaan, ng liwanag, ng pagpapatawad, ang Diyos po lamang sa pamamagitan ni Jesus. At sinabi ni Jesus, marami ang aanihin, ngunit ko konti ang manggagawa. Bakit nga kaya ko konti? Masasabi ba nating marami ang di nakakakilala kay Jesus at di nakararanas ng kaharian ng Diyos? Siguro, marami na ang nakararanas ng kaharian ng Diyos. Pero, di lang na ipapahayag ito. Kaya ang panawagan dito sa atin na kung naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos, ibahagi po natin ito tulad ng ginawa ni San Lucas. Ipinahayag niya ang awa at pag-ibig ng Diyos sa kanyang ebanghelyo. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito,
i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na nagme-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang buhay natin sa mundo ay parang misteryo ng Santo Rosario. May galak, may hapis, may luwalhati, may liwanag. Sa anumang misteryo naroon tayo, maging makabuluhan ang buhay kung kasama natin si Kristo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.